Hello mga ka-hunter, Philippine Coin Hunter nga pala. So ito na naman tayo guys sa ating pag-share nating collection at the same time nasasabi tayo ng totoong presyo base sa ating karanasan. So balik tayo dito sa ating tatalakay na barya. Ito yung 5 centavo na English series. Pag sinabing English series guys, may taon siyang nag-uumpisa sa 1958 hanggang 1966. Tapos ito yung hawak natin, 1959. So ang 1959 sa 5 centavo na English series guys is semi-hard to find din. So, ang condition nito, sa ganitong condition, bili ko nito dati is nasa 100 pesos lang isa 2 to 3 years ago. So, ganun ang presyohan niya noon. So, ngayon, nakikita ko, mayroon pa rin nagwa 100 pero hindi ganitong condition, hindi ka ganito kaganda guys. So, kung ganitong condition, siguro aabot na ng nasa 150 to 200. Kaya pala ito naka-double seal guys na naka-seal pa siya sa loob tapos sinil pa natin dito sa labas. Pangalawang, kumbaga dalawang level ng protection ang ginawa natin. Kasi ito guys, ang plano ko dito is papahinugin ko. Ibig sabihin, papatagal natin para mas lalo pa siyang magmahal balang araw. So, siguro antayin ko ng pag-retire ko sa pag 60 years old na ako. Siguro saka ko siya bubuksan at ibibenta. Panigurado ako mas mahal pa siya. Pagdating ng panahon sa ganung edad ko, nasa ngayon, nasa 44 ako, so 60 years old ako, saka ko siya bubuksan, siguro naman, aabot siya ng siguro 300, 500 yung isa. So, ang coin kasi guys, tinitake ko siya as investment. Investment, parang lupa ba na bibili mong ng mura ngayon, pag balang araw, ilang years lang magmahal siya. Kasi, ganun ang trend ng coin collecting. So, dumadami ang collector, ang stock hindi nadadagdagan. So, pataas po talaga ng pataas yung presyohan niya. Kaya yung pagngongolekta ng coin, isa po siyang investment, ika nga. Kasi tayo, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo pwede mag-invest ng lupa. So, dito tayo mag-invest, guys. Maski pa paano, parang sure win tayo. Pero syempre, kailangan natin alagaan yung mga coin natin, kagaya ng ginagawa ko nito, para hindi mabago yung condition niya pagdating ng panahon. Para hindi masayang, ika nga. Kasi kung ito, papabayaan lang din natin na nakatiwangwang dyan, papangit ang kondisyon, pagdating ng araw, baka lugi pa tayo. Kumbaga, mas bababa pa yung value niya. Bababa yung value niya, hindi imbis na tataas. So, ayan. Kung may tanong kayo guys about coin collecting, especially sa Philippine coin, kasi hindi naman tayo nagpo-foreign coin, and comment lang kayo dyan sa baba at aking malugod na sasagutin abot ng aking makakaya guys. Yan. Hilig lang po ako guys sa common coin na UNC condition. Tapos kailangan complete year ako. Kumbaga kung anong yung mayroong taon na available sa lahat ng series, sa lahat ng denomination, dapat mayroon ako. Doon ako masaya. Kaya maraming salamat sa panonood. Philippine Coin Hunter nga pala. Happy hunting everyone. Paalam. God bless. Bye-bye.